Ang pangalawa naman, kung malaman mo na sa medisina, pinapatunayan na walang ibang nagdadala ng paghinga sa tao, kundi ang air bubble na nilalaman ng red corpuscle, at pwede yan i-eksperimento. Sabi sa Biblia, dahil sa Kanya, dahil sa Diyos, meron tayong pagkatao. At tayo nabubuhay, tayo humihinga, at meron tayong pagkatao. Sinasabi sa Biblia, and I will not deny that. Kahit wala ako nung sabihin nila yon, tinatanggap ko yon. Pero yung sabi nyo, ang nagpapahinga sa tao yung air bubbles ng red blood corpuscles. Ano? Sabi nyo yon. That is not even scientific. Explain what science says or medical science says about the air bubbles and it is not scientific. Unang-una sa inyo nang galing yon na ang nagpapahinga sa tao yung air bubbles na daladala ng red blood corpuscles. Ang totoo, without the iron in the red blood corpuscles, hindi ka rin makakahinga. It is the iron in the red blood corpuscles that attract oxygen. So that the process of oxidation can take place in the whole body. Pero kung pag-uusap paghinga, ang nagpapahinga ang Diyos. Bakit? May red blood corpuscles, ha? May lungs, wala namang espiritu na sa Diyos nang gagaling. Sinong tao hihinga? Eh, lahat naman ng patay ay may red blood corpuscles. Isipin niyo. Mr. Soriano, alin doon ang sagot? Ito.